Hello guys, welcome to my channel. Re-reviewin lang natin itong mobile suit Gundam Wing Zero na titinghaw ni 1:100 Master Grade. Tapos guys, bago tayo magsimula, wag sana magkalimutan mag-subscribe, share, and like pa rin sa channel ko. Okay, simulan na natin guys. Simulan natin sa ulo guys. Tanggalin muna natin to guys. Itong release na Gundam Zero na titinghauli guys, para sa akin guys, hindi naman siya masyadong gaano problema. Okay naman yung plastic niya, tapos inner frame niya. Medyo masisikip lang yung ibang mga parts, pero understood na kasi bootleg naman siya. May mga ibang part lang talaga na medyo mahirap ikabit. Re-review natin yan. Guys, sisimula natin dito guys sa ulo. Ito yung guys ulo na yuyuko. Okay. Ikutin natin. Guys, na naiikot siya. Na itong bandang part niya to is naangat. Kaya lang hindi lang yon. Nagdidikit naman siya. Okay, dito naman tayo sa part dito niya na meron siyang cannon. Okay, naangat naman siya guys. Ayan guys, naangat naman siya. Kaya lang medyo yun guys, medyo maluwag lang yung konti gulo niya. Pero hindi naman siya gaanong kaluwagan. Saka ito medyo maluwag din siya. Ito. Punta naman tayo shoulder niya guys. Okay, nagagalaw siya. Naangat naman siya. Nawawaba siyang ganon. Pati nasa, ito yung taas niya, hindi. Ito nasa baba lang. Tapos subukan nating yan. Nagagalaw naman siya. Ganon din sa kabila. Tapos silahin natin. Okay, nagagalaw naman siya guys. Okay. Punta naman tayo dito kung kaya niyang sa chest part niya. Yun. Naangat siya. Nandito yung pilot niya si Hiro Yui. Okay. Punta naman tayo sa arm niya. Okay, naiikot naman siya. Nababalok naman siya guys. Okay. Okay guys, so. Okay siya. Dito naman sa kabila, ganun din. Tapos pagdating naman sa bewang, sa torso niya, okay. Yun nga lang, hindi siya naiikot. Limitado na iikot niya. Nayuyuko. Okay. Tapos yung mga skirt niya. Okay, wala naman masyadong problema. Okay naman siya. Okay, wala naman siyang loose part. Ito naman tayo sa leg part niya guys. Medyo limitado lang, hanggang dito lang siya. Hindi siya naiikot. Hindi naman siya loose. Medyo maluwag lang siya ng konti, pero okay lang. Pagdating sa tuhod niya guys, natin ibaloktot. Okay, hanggang dito lang yung ano niya, yung kaya niya ibaloktot. Okay, ulitin natin. Ayan guys, ganun din dito sa kabila. Okay, punta naman tayo sa ankle niya. Okay. Ayan guys, nababaloktot naman siya, nababa yung pinakatoy niya.
Okay guys, astig. Okay, saka ganun din sa kabila guys. Tapos yung kamay niya guys, okay naman siya. Ganda nga ng kamay niya, oh. Okay. Punta na tayo guys sa wing part niya. Itong wing part niya guys, ang problema lang dito, ito. Madali siyang matanggal. Kagaya nito, ayan o, matanggal na o. Tsaka ito guys, malambot lang siya. Para siyang rubber lang. O, ayan o, madali lang siyang matanggal. Subukan naman natin yung articulation niya guys. Okay, naiikot naman siya. Naangat. Naiikot. Naangat siya. Tapos itong part na to, nagagalaw. Naiikot naman siya. Okay. Okay guys, yun. Habang iniikot ko guys, isa sa isa siyang maglalaglagan yung parang pinaka-pedoy niya. Okay, na napapaling siya rito, napapaling sa harapan, sa likod, sa ganun sa kabila. Tsaka itong part na to guys, na-extend to. Tanggalin mo natin. Yan. Na-extend siya. Ganun din dito sa kabila. Yan guys. Yun, kumalas lang siya. Yan. Okay, pagdating naman dito guys, wala nga naman masyadong problema rito. Na-extend din siya. Itong dalawa. Tapos, napapaling siyang ganun. Ito, yan. Naangat siya, nabababa. Tapos, mayroong part dito na lagayan ng handle ng saber. Beam saber niya. Dito rin nalagay yan eh. Pagdating naman sa backpack niya guys, isa rin ito sa problema eh, natatanggal din, mahirap din siyang ikabit yung part na to rito, medyo mahirap siyang ikabit. Noong una nahirapan ako ikabit to eh, hindi siya masyado nagpipit pagdating sa backpack niya. Yun guys. Yun. Okay guys, punta naman tayo sa mga weapon niya guys. Ito nga pala ang weapon niya guys, dalawang twin buster tsaka dalawang beam saber. Nung una ito guys na binild ko, medyo nakapaling siya eh. Medyo ano, kung napapansin mo, medyo baluktot siya nung medyo piniverso ko siya ng ganun para medyo dumiretso siya. Tapos yung pagka nag-build kayo nito guys, medyo baluktot siya. Tsaka eto, hindi siya nagpipit dito. Ayan o. Yung kabila okay. Medyo maluwag nga lang. Subukan naman natin ikabit. Babambulan to.
Ingat lang dito guys kasi para malupok marupok yung plastic niya rito eh. Nandito sa kabila. Bababa mo rin to. Tapos yung mga itong nagsisilbi niya lak para dito, ito rin yung ilalak nyo rin dito. Yan o. Ito yung sinasabi ko guys oh. Kung titingnan nyo maigi, baluktot siya. Supposed to be dapat ganyan yan dapat, di ba? Kaso hindi eh. Kaya nung nabuild ko to, nakapaling siya, medyo binaluktot ko siya ng pinaling ko siya ng ganun. Kaya hindi na siya gaano baluktot. Punta naman tayo guys sa saber niya. Meron siyang dalawang saber tapos dalawang handle. Ang problema lang dito sa handle niya is hindi siya naisusuksok na maayos. Ngayon guys, ang layo. Hindi siya maisuksok. Okay, so subukan naman natin guys i-hold yung weapon niya kung kaya niyang i-hold. Ito yung handle niya. Subukan natin kung kaya niyang i-handle yung weapon niya. Yun lang guys, hindi niya masyadong kailangan yung lagyan pa ng pandikit dito para lang may handle niya na maayos. Yun lang guys, hindi niya kayang i-handle. Hindi niya kayang i-hold. Kaya niya guys. Ah pala guys, meron siyang extra ano, stand. Kinakabit naman yan dito. Pwede mo siyang tanggalin yung part niya rito sa may likuran. Uy, tumalsik na. Tapos ito, sinusuksok yan dito. Okay naman siya. Nakikakabit naman siya. Tsaka yung part na natanggal kanina guys, ilalagay pala yun dito. Hindi siya mawala, pwede mo siya ilagay dito. Meron nga pala siyang sticker. Ito. Tapos may mga extra part pa siya. Kaya nito, kamay ito, kamay tayo ito, mga polycaps. Okay guys, overall, walang ito na naman ang problema, yung may mga loose part lang siya, tapos yung sa mga sa feather ng pakpak niya is madali siya matanggal. Yan lang guys. Aba guys, hanggang dito lang muna ang review natin. Huwag sana kalimutan mag subscribe, share and like channel ko, and thank you guys for watching.